Ayan yung simulan muna po natin ang ating gagawing pag-aaral sa isang maikling kwento, no, na akin pong nabasa. Tungkol po ito sa isang turista na lalaki na humana po siya ng isang tour guide para samahan siya na umakyat po sa bundok ng Swiss Alps. Makalipas po ng maraming oras, naakyat po nila yung isang mataas, makitid at saka mapanganib na bahagi ng bundok. Natakot ang turista dahil halos wash out na po ang kanilang daraanan eh. Sa kaliwa, mayroong bangin. Pagtingin niya sa kanan, may bangin din. So, talagang natakot po siya at nalulula siya. Pag tumitingin siya sa ibaba, nanginginig ang kanyang mga tuhod at nasusuka po siya. Now, nung mapansin ito ng kanyang tourist guide, siya po'y pinagsabihan. Ang sabi ng tourist guide, huwag kang tumingin sa ibaba at tsak na mapapahamak ka. Huwag mong alisin ang tingin mo sa akin. At kung saan ako lalakad, doon ka rin lumakad. So siyempre, sa takot po ng turista, sumunod po siya sa kanyang guide. At maya-maya pa nga po, nakatawid na sila mula sa mapanganib na bahagi ng bundok tungo po sa isang ligtas na lugar. Ito po isang magandang advice sa ating lahat ngayong bagong taon. Wala pong nakakaalam sa pwedeng mangyari sa ating hinaharap. May mga plano tayo at pangarap. Ngunit sa totoo lang, ang ating pong future ay nasa kamay ng Diyos. And sooner or later, daraan tayo sa isang mapanganib na daan na tila wala tayong maayos na malalakaran. Sa mga ganito pong pagkakataon, pwede tayong magpanik at lalo tayong mapapahamak. O pwede po tayong mag-focus kay Jesus at sundan natin mabuti ang kanyang mga yapak. Kung susunod po tayo sa kanya, ang magandang balita sa atin, mananatili po tayong ligtas sa katapusan, hindi lamang po ng taong ito, kung hindi maging ng ating buhay. So hayaan niyo pong basahin ko sa inyo yung atin pong text mula po ito sa aklat ng Josue, chapter 1, verses 1 to 9. Makinig po kayong mabuti ha, ganito po ang nakasulat. Nang mamatay na si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moises na si Josue na anak ni Nun, patay na ang lingkod kong si Moises. Kaya ngayon, maghanda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita, sa pagtawid sa ilog ng Jordan papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Ayon sa ipinangako ko kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. Ito ang magiging teritoryo nyo, mula sa disyerto sa timog hanggang sa kabundukan ng Lebanon sa hilaga, at mula sa malaking ilog ng Euphrates sa silangan hanggang sa dagat ng Mediterraneo sa kanluran at ang lupain ng mga Heteo. Sa verse 5 po, nakasulat, walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para angkinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. Basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay ko sa iyo o ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sasa iyo kahit saan ka pumaroon. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyariang salita. Nawa po, nung binabasa natin ito, ay isinasaisip din natin na ang mensaheng ito ay para sa atin din, hindi lamang para kay Josue. Pinili po ng Diyos si Josue na pumalit kay Moses bilang leader ng Israel. Ito po ang kauna-unahang pagkakataon na pangungunahan ni Josue ang mga nasa 2 milyong katao patungo po sa Kanaan, ang lupang pangako, yung present-day Israel. Bago ang posisyong ito para sa kanya, alam ni Josue na malaki at mabigat itong responsibilidad. Alam niyang marami siyang kakaharaping hamon at problema sa pagganap ng kanyang bagong tungkulin. Alam niya rin
napasaway at matitigas ang ulo ng mga Israelita. At bukod dito, alam niya rin na mga reklamador at rebelde ang mga ito. Malaki ang pangamba at takot ni Josue na di niya kakayanin ang kanyang bagong tungkulin. Kaya, mula sa ating tekstong binasa, makikita natin na pinalakas ng Diyos ang kanyang loob. Now, kapatid kaibigan, maaaring bago ka sa iyong trabaho. Nagsisimula ka pa lamang. O maaaring bago kang promote. O maaaring bagong assign ka sa ibang lugar. O isa pa, maaaring bagong kasal ka. At may takot at pangamba kang harapin ang mga bago mong tungkulin at responsibilidad. Well, ang magandang balita para sa ating lahat, nais din ng Diyos na palakasin ang ating loob. Ang title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito ay Tagumpay sa Bagong Taon. Sa araw po na ito, alamin natin ang ilang bagay na ating matututunan sa naging karanasan ni Josue. Ang una po, ang kanyang kamalayan o yung tinatawag na awareness sa mga bagong bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Una, ang kanyang bagong responsibilidad na pangunahan ng Israel. May bago ka bang responsibility na tinanggap ngayong bagong taon? Magpakatatagkat, magpakatapang. Ang ikalawa, naging aware po si Josue na may bagong lugar silang dapat sakupin. Kapatid, ngayong bagong taon, kailangan mong maging aware, doubly aware at handa sa mga bagong areas na ipapasakop sa iyo. Dapat maging excited ka din doon. Sa pagpunta sa lupang pangako, maraming hamon at problema silang kakaharapin. Ganon din naman sa atin para makuha mo, for example, ang iyong personal goal at mahit ang ating corporate goals. Marami tayong kakaharaping hamon at mga pagsubok. Kailangan nating magpakatatag at magpakatapang. Alam po ni Josue na kailangan niya ng bagong adjustment sa kanya pong leadership. Mahalagang matutunan din ito ng bawat isa sa atin. Kasi we are all leaders in our own right. We need to adjust para maging maayos ang ating paglilingkod sa ating mga nasasakupan. Now, ang ikalawa po na bagay na dapat po nating isipin na ito, yung mga paalala, mga reminders, mga admonitions. Sa teksto po na ating binasa, tatlong beses po, pinaalalahanan ng Diyos si Josue na ano, magpakatatag at magpakatapang. Ang mga ito po ay makikita natin sa mga verses 6, 7 at saka 9 mula po sa tekstong binasa ko sa inyo kanina. Ito rin ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Ang tayo po ay, uulitin ko ha, magpakatatag at magpakatapang. Lalo na po sa panahon ngayon. Ito nga po yung naalala kong naging unang paalala ko din dun sa mga dumadalo po sa church na kinabibilangan ko. Yung unang linggo, na sa panahong ito ngayon ng 2022, mas higit, mas marami pa tayong mga pagsubok, mga obstacles, hindrances na kailangan natin mapagtagumpayan. Paigpit ng paigpit ang buhay po ngayon. Hindi nyo ba napapansin yun? Kaya kailangan talaga nating magpakatatag at magpakatapang tulad po ng bili ng Diyos kay Josue. Ipinalala rin po ng Diyos kay Josue sa verse 7 na sundin niyang mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa kanya ni Moises. Lahat. Na huwag niya itong kakalimutan para magtagumpay siya sa lahat din naman ng kanyang ginagawa. So meron naman siyang magandang kapalitan, no? Pag sinunod niyang lahat yung tagubilin sa kanya ni Moises, ay sa lahat din naman ng kanyang ginagawa, magtatagumpay siya. Kapatid, kung hangad nating magtagumpay sa lahat ng ating ginagawa, sundin nating mabuti ang lahat ng kautusan na ayon naman sa kalooban ng Diyos na ibinibigay sa atin, ipinapasa sa atin ng mga taong nakatataas sa atin, yung mga people in authority. Ipinapaala rin po ng Diyos kay Josue sa verse 8 na huwag niyang kalimutang basahin ang ano? Ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan niya ito araw at gabi para malaman niya kung paano niya matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat doon. At kung gagawin niya ito,
Ulitin ko ulit, uunlad siya at magtatagumpay. Kapatid, again, ito rin ang paalala ng Diyos sa ating lahat. Lalo na nga sa panahong ito, huwag natin kalimutan basahin ang Bible. Naalala ko yung acronym ng Bible. Gusto ko ulit i-share sa inyo. Ang Bible ay Basic Instruction Before Leaving Earth. Bible. Pagbulay-bulayan din natin ito, wag lang natin basahin araw at gabi. Bakit? Para malaman natin kung paano natin matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. At kung gagawin nga po natin ito, anong magiging resulta? Again, uunlad tayo at magtatagumpay. That's simple eh. Kaya lang, kailangan talaga nating mag-obey. Ano po? Susunod talaga tayo. Siyempre, it will entail a great amount of sacrifice sa atin pong lahat. Kasi hindi madaling sumunod eh, lalo kapag ayaw mo yung inuutos sa'yo. Pero ayaw mo man o hindi, pag ito inutos sa atin, kailangan nating sumunod at tuparin yung ipinagagawa sa atin. And as long as we do that, then makaka-experience tayo, makakaranas po tayo ng ano, kaunlaran at katagumpayan. Na gustong-gusto natin yan, di ba? Now, ang ikatlo na bagay na gusto ko sanang iwan sa inyo ay ito. Ang katiyakan. Yung assurance, di ba? Una, nakakatiyak tayo ng protection. Sa pagsunod natin na gagawin sa taong ito, doon po sa aklat ng Josue chapter 1 verse 5, pakinggan niyo po yung sinabi ng Diyos kay Josue, at ako po'y naniniwala na ito rin po ang pinasasabi ng Diyos sa ating lahat sa panahong ito. Sa Josue chapter 1 verse 5, nakasulat po, walang makakatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Pwede bang sabihin mo yan sa iyong sarili? Walang makakatalo sa akin habang ako ay nabubuhay. Why? Because you are a champion. You are a champion. You are more than a conqueror. You are an overcomer. Tandaan po nating mabuti yan. At Diyos na po ang nangungusap dito. Ang sabi pa niya, sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. At ito pa ang matindi. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Ilan na sa mga kaibigan natin ang nang-iwan sa atin? Ilang beses na po tayong nabigo. Pero sa Diyos, hindi po tayo mabibigo. Hindi niya tayo iwanan, hindi niya tayo pababayaan. Siya po ang nagsalita niyan at tinutupad niya ang lahat ng kanyang sinasabi. Hindi po siya sinungaling gaya ng tao. Now, ang ikalawa po, ang katiyakan ng tagumpay. Lahat tayo gusto nating maging matagumpay. Kaya pinagbubuti natin yung trabaho natin, hindi ba? Dinadagdagan pa natin yung kasipagan natin eh. Pinakikita natin talaga yung enthusiasm natin at yung excitement natin sa ipinagagawa sa atin. And as long as we serve the Lord at hindi yung human masters natin, well, God will surely reward you. God will surely bless you. So meron po tayong katiyakan ng tagumpay. Yan po yung nakasulat doon po sa Josue chapter 1 verse 7c. Magtagumpay ka o magtatagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Lahat tayo nangangarap niyan at matutupad yan. Ang ikatlo po ay ang katiyakan ng pagunlad. Sa Josue chapter 1 verse 8c, pakinggan nyo nakasulat, uunlad ka. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, uunlad ka? Sabihin mo sa kabila, at magtatagumpay. Inulit na naman yung salitang magtatagumpay. Ang maganda, God will prosper us. Naalala ko yung nabasa ko sa Bible that God will prosper all the works of our hands. Lahat ng ginagawa natin. Pero mangyayari lamang yun as long as we obey His commands. Okay? Now, number four na gusto ko pong i-share sa inyo, ika-apat, ang katiyakan po ng presensya ng Diyos. At napakasarap po nito. Ano man yung ating mga rewards na nakukuha from our company where we belong, ano man po yung mga recognitions na natatanggap natin, yung mga appreciation plaques or even yung mga certificates na natatanggap natin, wala po ito. They will surely pale in comparison po dun sa katiyakang kasama natin ang presence ng Diyos. Nakasulat po sa aklat ng Josue chapter 1 verse 5c, hindi kita iiwan o kaya ipababayaan. Nakakatuwang isipin, di ba? Hindi ba lalakas ang loob mo dyan? Na alam mo yung katiyakan na anuman yung mga ipinagagawa sa'yo? Nakikita mo man yung mga limitations mo, yung mga kakulangan mo? Di ba? Yung capabilities mo, alam mong kulang?
Pero as long as alam po natin na hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, then we can surely accomplish kung ano man po yung mga assigned tasks sa atin ng ating office. Ano po? At of course, sa Joshua chapter 1, verse 9c, sabi ng Panginoon kay Josue, at ipinapasabi niya rin po sa ating lahat, huwag kang matakot o kaya'y manghina. Alam mo, minsan na-overwhelm tayo ng mga volume ng mga pinagagawa sa atin. Well, sa simula lang naman yun, kasi nga hindi tayo sanay . Nagsisimula pa lang tayo, especially kapag ka bago kang napopromote. Diba? Inaasahan yan . Alam nila, capable ka . Kaya kailangan patunayan natin to. At huwag tayong matakot o kaya'y panghinaan ng loob. Balikan mo yung verse 5c. Diba? Alam natin hindi tayo iwanan ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ang maganda rito ang dugtong niya sa verse 9c, dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sasa iyo kahit saan ka pumaroon. So saan mang area ka i-assign, dapat taas ang noo mo. Kasi alam mo, hindi ka naman nag-iisa . Kasama mo ang Diyos saan ka man pumaroon. Ang ganda nung sinabi sa doon sa verse 3, sa English, ang sabi rin ng Panginoon kay Josue, every place that the sole of your feet shall tread upon shall be yours. Mapapasa iyo yun. May share lang po ako sa inyo ng konti. Nung ako po'y med rep, ako po'y natuto rin sa isang Christian na kaibigan ko, counterpart ko po yun. Lagi siya nag-excel. Samantalang yung kanya pong area ay sa Samar, Leyte. Considered po na one of the most depressed areas sa bansa po natin. Hanggang ngayon, di ba? So, ang mga produkto po namin ay talaga naman napakamahal. Kasi puro original . Kagaya po halimbawa ng Amoxil, available pa rin naman po yan sa mga drugstores. Amoxil, yan po yung talagang original na Amoxicillin. Lahat po ng Amoxicillin brands, doon po galing yan. Napaso na nga lamang yung patent niya. Yung Augmentin, nako, sa totoo lang po, ang hirap niyang ibenta yung mga produkto namin doon po sa kanyang area. Pero alam nyo, lagi siyang nagna-number one nung time na yon. Tapos nalaman ko ang sekreto sa kanya. Kasi pinangahawakan niya yung nakasulat sa Joshua chapter 1 verse 3. At syempre, pinangahawakan niya rin yung tatlong beses na paalala ng Diyos na magpakatapang siya at magpakatatag. Alam mo, pinanghawakan ko rin yung salita niyang yon. Kaya pala, ang ginagawa niya, kahit na halimbawa walang stocks doon, hindi ito mareseta ng mga doktor, pero binabanggit niya yung pangako ng Diyos sa kanya, alam niyang kasama niyang Diyos. No wonder, naisip ko, kaya pala ito laging nagna-number one. Ay nako, isinapuso ko po rin yun. At sa totoo lamang po, hindi naman po ako magyayabang ano po, pero pagkatapos ng kanyang ika nga pagiging number one, ay sunod-sunod na po yan hanggang sa mag-resign ako. Kasi pinanghawakan ko rin po ito. Ngayon, anong point ko? Gusto ko lang po ito share sa inyo, hindi para ipagyabang ko. No, isineshare ko ito sa inyo kasi karamihan sa inyo ay mga loan officers na humihikap. Na, ang ginagawa ko po dati, alam mo, pag inassign ako sa isang area na bago sa akin, hindi ko alam yung lugar. Minsan sumasakay ako ng barko, sumasakay ako ng eroplano, minsan nagbabay bus ako. Alam mo, bago ako pumasok sa ospital, bago ko lapitan ng isang drugstore, bago ko ako pumasok sa klinika ng doktor, pinagpe-pray ko yan. Pwede niyong gawin to kasi ito yung natutunan ko kay Lawrence, yung aking kaibigan. Pinagpe-pray ko po yan at inaangkin ko yung mga reseta ng doktor na lalabas mula sa kanyang klinika. Inaangkin ko na yung mga clerks sa butika ang ibibigay na generika, hindi yung mumurahin, kung hindi yung sa akin kahit na mamahalin ito. Inaangkin ko yung pupuntahan kong ospital, pati yung pharmacy ng ospital, lahat ng lalabas dyan o karamihan sa lalabas dyan ng mga reseta ay produkto ko. At alam niyo po ba, nangyari yon. Kaya mismo yung mga boss ko nagulat . Hindi nila akalain na grabe yung volume ng mga benta. So, kaya ko sinasabi ito, kasi alam kong naging kasama kong Diyos noon at kasama ko pa rin siya ngayon. At ito ay hindi lamang para kay Josue, hindi lamang ito para sa akin, ito'y para sa ating lahat. Sa mga areas na ma-assign kayo, angkinin nyo na yan. Kung may mapa kayo, patungan mo ng kamay yung mapa at sabi mo, akin ito sa pangalan ni Jesus. At alam mo, pati yung mga taong naroroon, susunod sa iyo. Okay? Now, yung tapang po nitong si Josue, yung kanyang karunungan at ang kanya pong tagumpay, pakinggan nyo itong mabuti, ay totally dependent sa kanya pong naging pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng
salita ng ating Panginoon. Ito po ang magpapatibay ng ating pananampalataya, ng ating resolve. Ito po ang magpapalakas ng ating loob para harapin anuman yung mga problema, mga hamon sa buhay na darating po sa atin. Praise God. I hope may natutunan po kayo. So let's pray po. Tayo pong lahat ay umuko, tayo po'y manalangin. Dearest God and Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa iyo, sa itinuro mo sa amin ngayong unang buwan ng taong ito, ngayong bagong taon. And we are so full of excitement, my Lord, na harapin nga po yung mga challenges, yung mga problems, O God, na po pwedeng mag-crop up. Alam namin na kasama ka namin. Alam namin na hindi mo kami iiwanan. Alam namin, Panginoon, na ngayon pa lamang, yung ipinangako mo sa amin ay matutupad lahat. Salamat po. Bagamat may mga pagsubok kaming susuungin, alam namin, O Diyos, na kami magtatagumpay dahil kasama ka nga po namin. Patuloy mo po kaming tulungan, Blessed Holy Spirit, na basahin at bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Ituro mo po sa amin ang mga dapat namin gawin. Sa amin pong pagpaplano, ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna. At handa po kaming sumunod sa iyo, sapagkat sa iyo kami nagtitiwala, sapagkat alam namin na ikaw ay tapat na umiibig sa amin. At nais mong marating namin ang aming tagumpay at nais mong maging maunlad po ang bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong protection sa amin pong paglabas ng opisina, Panginoon, sa pagharap sa iba't ibang tao, nandoon lagi yung protection mo. Maraming salamat po. At sa iyo po namin ibinabalik ang aming pong papuri, pasasalamat at parangal, pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So God bless you po. See you again next Friday. At yun po ay February na. I don't know kung ano po yung magiging tema natin, pero most likely baka ito po ay sa pag-ibig. Ano po? So yung mga umiibig dyan, alam ko medyo kinikilig na kayo. At yung mga gustong maibigan naman, alam kong nag-hope kayo. Okay? So maraming salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless you. Itaas po natin yung ating mga kamay towards heaven, please. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you. And the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Amen. And amen. And amen. God bless po.